Hello mga ka-SFT! Today is Thursday, October 22. Sa isang pambihirang pagkakataon, ipinarating ni Pope Francis ang kanyang pagsuporta sa civil union ng same-sex couples. Dapat daw magkaroon ng civil union law o batas para sa same-sex couples na gustong maging mag-asawa sa legal na pamamaraan. Dagdag pa ng Santo Papa, anak din daw sila ng Diyos, kaya may karapatan din silang magkaroon ng sariling pamilya. Pinuri naman ito ng United Nations at sinabing hindi dapat na-discriminate ang mga LGBTQIA+ couples dahil sa kanilang pag-iibigan. Samantala, hindi bababa sa 30 public hospitals ang makararanas ng budget cut sa susunod na taon. Nasa 2 bilyong piso ang kinalta sa kanilang pondo kahit tuloy-tuloy pa rin ang laban kontra COVID-19. Pinakamalaki ang makakalta sa Quirino Memorial Medical Center, Southern Philippines Medical Center at Corazon Locsin Montelibano Memorial Hospital. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, dahil dito, maaaring tumaas din daw ang gastos sa mga Pilipino sa pagpapa-ospital dahil mababawasan ang kapasidad ng ilang health facilities na magbibigay ng libreng gamot at serbisyo. 13 PDLs o persons deprived of liberty naman ang nakatakas sa isang temporary detention facility sa Caloocan City. Nakunan pa sa CCTV ang kanilang pagtakbo paalis ng pasilidad. Maaari daw na sa binutas na pader dumaan ang mga PDL. Dagdag pa ng pulisya, 2 sa mga nakatakas positibo sa COVID-19. Sa kasalukuyan, 3 na sa mga nakatakas ang nahuli at pinaghahanap pa rin ang iba pang pumuga. At muli pong paalala, bukas na ang voters registration. I-download ang mga form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth.